Fruits and vegetables. Salad. Ang mahirap. Time consuming. Suffer now, enjoy later. Many Filipinos don't plan and prepare their meals because of their hectic schedules or because prices change constantly. It is easy to disregard properly planning what you eat, but it would be so beneficial if you started to do it. So, what is meal planning and preparation? Mga katahana, ito po si Mami Fem and welcome dito po sa ating Usapang Katahana Health Series number 16 na po yan. At syempre, this Saturday ay aking kasama ang Lee. At siya'y walang iba, kundi ang aking partner every Saturday. Ito po si Mami Narlene. Mami Narlene, isang magandang Sabado sa'yo. Kamusta na? Magandang Sabado rin, Mami Fem, at sa lahat po ng aming mga tumatangkilik sa aming Usapang Pantahanan. Maraming salamat po at kami naman ay inyong sasamahan sa araw na to. At sadya po talagang magandang pag-uusapan namin ay natin pala kasi ito'y tungkol sa paghahanda ng ating ipakakain sa pamilya. Lalong-lalo na po nakafocus kami sa mga bata. At maraming salamat sa mga estudyante ni Mami Fem. Ang HE-102 na talagang nagpakitang gilas kung paano magiging maganda at maayos at magiging mahalaga ang family meal planning. Mami Fem, maraming salamat sa mga estudyante mo ha. Ang ganda ng kanilang presentation. A proud teacher. Kaya naman yes. Mga katahanan ay nais kong ipakilala ang ating mga panauli na estudyante mula sa University of the Philippines, Diliman. At ito pong kanilang ibabahagi ay isa sa mga advocacy projects nila. Ibig sabihin, ito po yung nais nilang ipahiwatig sa ating mga fellow Filipinos all over the world or even hindi Filipino, no? Most especially sa mga kabataan. Kasi ang focus ng kanilang message ay sa mga kabataan na nais matuto ng ilna. Ayan, mga Minarlina. At ang grupo po na gumawa ng ating advocacy project na ating mamayang makikita, sila po ay na po is Shane Bai, si Lawrence A, si Christian Pastinita, si Alex B, and si Ray. So, yan. So, hindi lang po patatagalin pa kami. I'm sure our mga katahanan are very excited to see the advocacy project of about the meal planning and preparation. Enjoy watching! Yes! Meal prep meals are essentially pre-made foods that are either partially or entirely prepared or cooked. Various versions of meal prep have been used for centuries from basic food storage in ancient Roman times, even with no fridge or freezer before, to ready-made meals and pre-packaged ingredients for meals. From that point forward, the meal planning trend grew in appeal as it was featured in fitness magazines, newspapers, and various social media platforms, including Instagram and Facebook. Meal planning is also often done with a goal in mind, such as catering to a specific diet, saving time, or eating healthier. It can be organized and done through written or digital format. An individual may also choose to buy meal plans or seek meal plan subscription services. There isn't a strict set of rules one has to follow if they wish to start meal planning, but here are some steps to consider if you do so. 1. Gauge your situation. 2. Choose your recipes. 3. Prepare your ingredients. 4. Prepare the food. And the fifth step is repeating all the steps mentioned. So, what are the benefits of doing all of this then? Meal prepping may improve diet quality and variety. Tends to save money, and can also help save time and many others. Assuming that you've started meal planning, here are also a few tips to help make the journey easier and enjoyable. First, determine your calorie needs. Second, crowdsource or ask family members. Third, make a menu.
Fourth, consider your schedule. Fifth, incorporate a variety of foods. Sixth, look for recipes that use seasonal ingredients. Seventh, plan for leftovers. Eighth, check what you have. Ninth, make a grocery list. And 10th, be mindful of portion sizes. So, remember to be flexible and adjust your meal plan as needed, based on your preferences, schedule, and nutritional needs. If you have specific dietary needs or health concerns, seeking guidance from a registered dietitian can help you create a personalized meal plan that meets your needs. If you want to have a basis on your meal plan, or just looking for meal plans to follow, great examples of meal plans that cater to Filipinos can be found at Pinggang Pinoy. An example of which is a sample one-day meal plan for adults, which is currently displayed. Based on the sample meal plan, the dishes presented can be easily provided since they are relatively affordable and accessible to almost all income classes. All the dishes provided are also relatively easy to cook and prepare and have the necessary go, grow, glow components. Meal plans from Pinggang Pinoy also consider proportion sizes of serving appropriate to the individuals. For me, yung meal planning, parang important siya sa amin, mga dormers. Kasi, one, nababudget mo yung weekly budget namin. Tapos, two, na susustain namin yung mga nutrients na kailangan namin for the week. For me talaga, mas nakakatulong siya, lalo na sa mga dormer like me. Kasi, syempre, very budgeted lang yung kailangan kong gastusin. And pag nag-meal plan ako, na-allocate ko yung budget ko ng maayos. It is a good habit to develop. Yeah. Especially parang right now, as someone na parang hindi ako masyado ka, frugal. Parang hindi ko naiisip yung yung mga binibili ko, are they expensive? Or am I spending on the wrong stuff? Parang ganun. So, I need to develop that habit of minding my finances. Yeah. So, and I feel like it's really important sa future din. After hearing all of this, will you consider planning and preparing your meals? We will be happy if you do so. Ayan, maraming salamat po sa mga estudyante ni Mami Fem. Ano ba ang kakainin mo today? So ngayon, alam na po natin kung ano ang dapat nating ihanda at maraming salamat guys sa inyong i-share sa aming mga manonood. At sana makapulutan nila ito ng ideas at makapaghanda ng tamang pagkain para sa kanilang mga bagets. Ayan. Yan, nga ano ba ang kakainin mo today? Ang hirap tanong yan. Ang hirap tanong yan, no? Araw-araw kasi, Mami, talagang I'm sure there are a lot of families struggling doon tungkol dito sa meal planning preparation. At tayo nga na, sanay na, pero wag ka ngayon. Yes. We are still learning. And I hope that the video na pinakita kanina ay talagang nakapulutan natin ang aral. So, yes. Mami Darlene, itadagdagan natin ang kwento ng ating mga estudyante. So, ang ating paksa na idadagdag no, sa ating mong episode ay it's all about managing mealtime atmosphere at home. So, mahalagang yes. Ito. Kaya nga, Mami Fem, kailangan talaga i-represent natin ang pagkain in an appealing manner. Siyempre, sa mga bata, gustong-gusto nila yan yung mga colorful na pagkain, no? Kaya sabi nga dito, use a variety of bright food colors and textures as is appropriate for your child's age.
Siyempre, pag toddler yan, mas inspired sila kumain pag colorful ang nakita. Kahit naman tayo matatanda eh, pag iisang kulay lang yung ating pagkain, parang hindi tayo inspired kumain. Pero pag ang dami niyang kulay, iba-iba, parang ang sarap-sarap kainin, no? And then, of course, siyempre, pag mga iba't ibang kulay ang nakita ng bata, it excites them. Tapos, kailangan din natin ng offer finger foods or bite-sized foods for toddlers. Siyempre, kailangan yan para for easy chewing and of course, to prevent them from choking. Dapat may nga bite-sized lang na kaya-kaya nilang kainin at kaya lang sa kanilang bibig. And then, avoid extreme temperatures. Siyempre, maghanda din ang pagkain not too hot because it might burn their tongue at not too cold naman that will have them difficulty in eating the food, no? Siyempre, pag nilunok yan ng malamig, minsan, di ba tayo, parang hindi tayo makahinga. So, let us be careful. Hindi mainit, hindi naman masyado malamig. And of course, avoid strong flavors. Use or as a child's taste buds are more sensitive than those of an adult. Kita nyo yung bata, pag pinakain nyo ng spicy food, hindi na yan siya kakain uli. Never na niyang titikman. Kaya kailangan, ang pagkain ng bata, hindi maalat, hindi maasim, hindi mapait, kundi yung katamtaman lang na magugustuhan niya. Diba? Kasi tayong matatanda, kaya natin ang spicy, kaya natin ang medyo may anghang-anghang, medyo may alat-alat. But these kids, kailangan, bata pa lang sila, ayusin na natin ang kanilang pagkain. Lalong-lalo na yung mga salty-salty food na yan, iwasan natin at bawasan natin. Okay? Yes, Mommy. Thank you sa magagandang tips na binanggit mo. Ayan. And of course, another tip is, this is in connection to sa sinabi ko kanina. Make mealtime interesting. Baga, meron kang a variety of colors and texture. Avoid extreme temperature. Sa mga bata ito, Mami. Pero I think it's not just for the kids. Pwede rin to sa ating mga adults. No? Yes. Katulad yan, Mami. Diba? Pagka tayo po ay nais natin maging parang restaurant vibe. No? Ang ating meal time. No? Lalo na kung anniversary po, no? Or may celebration sa family. Meals by candlelight ang pwede natin gawin. At kung kayo naman ay gusto nyo na very laksa-laksa. Kayo, pa-picnic-picnic sa labas. Aba, ilabas na ang ating mga barbecue. At mag-ihaw-ihaw na sa labas ng bahay. And kung ikaw naman ay sawang-sawa ka na sa hang. Sawang-sawa ka na sa ano-ano. Gusto mo mga iba naman. Aba, mga finger foods na healthy. Diba, Mami, may ganun? May tawag din eh. Oh my God! Parang nga, I forgot. Pero mamaya, iyaano ko yan. I-research ko yan. And then, yung breakfast foods for dinner. Diba, may yung tinasabing all time, all day breakfast. Ayaw mo na mga yes. Dinner talaga na usual pa. Mag all day breakfast ka na. Alam, Mami, yes, na, yes, correct. Ang kagandahan when we are making meals at home, ano po yung gusto mo na susunod? Tsaka, bonding sa family. Kaysa nga naman na biling ang mahal-mahal. Pero, gusto na pag ipo lang ako. Basta hindi madalas. Kasi sobrang mahal ngayon ang pagkain sa labas. So, make mealtime interesting. At yung iba pala, Mami, ang ginagawa nila, for each day, meron silang theme. For instance, today is Chinese food. Yes. The next day naman, mag-ano sila, Filipino. The third day naman, may Mexican. Yes. Mga ganyan, no? So, parang correct. Ulit, adobo ka na nung umaga. The next day, mag-a-adobo. Parang nakasawa din. Oo. Ayan. May variation. No? May variation. Ayan.
Ayan. At syempre, mami, ito, mahalaga to. Nako. Oo. Mga nanay, ha? Ito. Do not force your child to eat. Alam mo, naalala ko yan nung maliliit pa yung mga anak ko. Pag sinasabi ko sa mga anak ko, kumain na kayo. Kain na. Oras na kain. Hindi naman ako pinapansin. Sabi ng nanay ko, anak, pag mo silang pilitin kumain, kasi hindi pa sila nagugutom. Pero pag nagutom yan, ikaw na ngayon ang mga problema dahil hahanap yan ng kakainin. Okay? Pero, there are instances naman na we as mothers must learn to encourage them or motivate them to eat on the right time. Yeah. Kasi kailan talaga yan na tamang oras sa pagkain. And I remember, Mami Fem, never kong naranasan ang habuli ng anak ko para pakainin. I never do that. Lalong lang, busy tayo, no? So, pag oras ng pagkain, they have to sit down on the table. And then, they are not allowed to eat anywhere in the house. Pag sinabing kakain, it should always be on the dining table. And of course, pag-feel naman nila na kumain na, okay, you prepare their food. Pero never, never rewarding your child for eating, punishing your child for not eating, or forcing your child to eat can reinforce poor behavior. No, no, no yan sa ating mga nanay. Kasi magiging slave tayo ng mga anak natin. Hindi sila kakain pag walang ganito. Pag walang soft drink, no. Kung ano yung nasa table, ipaliwanag ninyo na ito ay healthy, ito ay maganda, at ito'y tataba kayo, ito'y gaganda kayo. Lahat ng pambubola ginagawa yan ng isang nanay, no? But we do not force the child to eat. Kaya lang, when we say our lunchtime is 12 o'clock, they must also know that the lunchtime is 12 o'clock. So, sila mismo lalapit na doon at oras na kakain. Kaya tayo mga nanay, huwag magbibigay ng merienda na malapit na sa lunchtime. Huwag din magbibigay ng merienda sa hapon na malapit na sa dinner dahil hindi sila kakain sa oras ng dinner. Diba, Mami Fem? Tayong mga nanay, alam natin ang oras ng merienda at ano lang ang dapat ipamerienda. Para pag oras ng kain, they will eat the food that we will be preparing for them. So, we don't have to force them to eat. Yan. To address this day for our parents. Kahit tapos talaga, ma'am, sinasabi ko pa may mga bata, ako may habulin kasi gusto ko maglaro. Yan yung sinasabi na pag-ibig natin re-establish yung mealtime pattern, ito ang naging nanay. Kaya naman, pero there are instances na merong ganitong misbehavior. Ito po ang pwede natin gawin, no? If poor behavior continues, sabihin mo pa rin yung bata at ayaw pa rin kumain, ang isang magandang gawin is to remove the food calmly without comment until the next mealtime or snack time. Ibig sabihin, kumbaga, ayaw niya muna kumain na kung ano ang kanyang reaction. Kasi tama yung sinabi ng inyong mother-in-law, eh, maaring hindi pa siya gutom. No? Ang yun nga, the goal is for your child to learn that mealtime is for you. So, pero alam mo, mami, sa tingin ko, if ito ang gagawin, ang mga bata kasi nakakaramdam yan, I think they will know. Kaya mo siya i-review calmly. Dahil para maintindihan ng bata, yes, na siyempre siya ay naglalaro, eh. So hindi dapat gagawin ang sabay. Kaya naman when we reason out with children, we really need to explain, no, yung ginagawa natin sa kanila para po kumbaga maintindihan nila bakit kailangan mo siyang i-remove. No, kasi hindi ka pa handang kumain, handa ka na bang kumain? Handa ka na kumain, pwede kong ibalik yung plato. Ganon, yes, ba? Hindi yung parang makikipag-sigawan ka sa bata, napagod ka lahat. Tama. So, pagka ganyan ang nangyayari, yung mealtime atmosphere
hindi siya healthy. So parang nire-relate tuloy ng bata na hindi naintindihan, no? Nare-relate niya na ang mealtime pala is it's not a good experience, kaya hindi siya, yes, baka yun ang tumatak sa isip niya. Kaya we need to be very careful when it comes to disciplining our children during mealtime. Yan. Okay, so ang next naman, Mami, ay ito yung sinasabi. Okay, ito. Avoid serving meals when your child is overly tired. Lalo na po yung mga school children natin. Alam naman ninyo na napaka-stressful sa school. Aside of course from the lesson, syempre sa kanilang mga peers, minsan sa travel, minsan sa pakikibaka para makarating lang doon sa kung saan sila sasakay. Talaga when they reach home, talagang pagod na pagod sila. Para bang yung lifeless, tapos para bang yung isang kailangan lagi ng toothpick ang mata kasi papikit na, no? This will be noticeable kasi nga syempre very very tired ang ating mga estudyante. Lalong-lalo na at marami ring laro. Okay? Yes. As soon as they get their house, makikita ninyo yung walang kagana-gana. Huh? So, allow them to have a power nap muna. Huh? Kahit mga 30 minutes, power nap lang para naman medyo makabawi sa kanilang kapaguran. Because when you allow them to have this nap, pagdating ng pagkagising nila, para ka na namang nakakita ka na naman ng hilong-talilong na bata na active naman and everything. So, pag oras na ng pagkain, ma-appreciate niya yung kanyang meal time. No? At makikita ninyo, behave siya sa table. Kasi hindi siya irritable eh. Hindi siya naiinis. Kumbaga ay nabigyan siya ng time to calm himself from all this travels, for all these relationships sa eskwelahan, mga exams, mga everything. So pagdating sa bahay, at nabigyan nyo siya ng time to relax, to calm himself, to have a power nap, oras ng meal time, magiging bubbly naman siya to give or to share all his or her experiences sa school. Kaya, bigyan ninyo na talaga ng time ang inyong mga anak na makapagpahinga. And do not force them to eat first before having their nap. Hindi nila ma-appreciate yun. Pwede mo sabihin, okay anak, mag-bihis ka muna and then you sleep a while or kaya lie down, you rest and then I will call you for like ganito. Ganun ang pag-inspire sa ating mga anak para they will appreciate also what we are doing for them. Yan, Mami Pam. Yes, Mami. Salamat. And of course, ito yung sinasabi ko kanina to develop a mealtime routine. Diba? Parang, no? If the children know they have a snack between meals, they will be less likely to overeat out of fear. They'll be allowed to go hungry before the meals. So, ganun, Mami. Pero, ang snacks kasi, man dapat siya heavy for children, yes, no? Kasi uh-uh nga naman, maliit lang naman yung bituon. Diba? So, dapat something na healthy so that the dagdag nutrient yan kanilang, yes, growing body. At syempre, very playful ang mga bata. So, kailangan nila ng additional energy. Yan. So, hindi naman dapat sobrang dami. Tama naman. Yes. Para naman, the next meal, hindi naman sila yung busog na busog. They can sleep. Nakahain sa kanilang whole meal. Yan, Mami. Kasi ako, speaking from experience, bata pa lang ako, sinabi na kami ng nanay namin na mag-breakfast. Yun naman ang na-appreciate ko sa nanay ko. No? Kahit na pagod siya lagi, dapat lagi may breakfast. Lagi siya nag-hide, yes, breakfast. Uh-huh. Tapos, pag nandun kami sa bahay, wala. Pero pinababauna niya kami ng snacks. Uh-huh. Yan. And then, of course, yung baon din kami na lunch. Pag ang baon namin snacks and lunch, iba gano'n naman sa school, diba? And then sa hapon, bibili na lang kasi hindi kasha yung nasa AM snack, diba? Right. And then pag-uwi, ka na. So nasabi ako, nakumakain ako ng 5 beses sa isang hapon. Kaya, habang manak din ako, 5 beses din
sa isang araw ako kumakain. Pero yun na natutunan ko na kahit na 5 beses ka kumakain sa isang araw, lalo na pag ikinagkakaitan na hindi ganun karami. Yes. Oo. Ano lang, konti-konti lang. Konti lang, para hindi ka na... Small but frequent. Yeah, small but frequent. So, mami, yun, no? Next time. Okay, ayan. Alam nyo, mga mami, hindi naman excuse ng inyong mga anak ay bata pa na hindi nyo bibigyan ng chance na tumulong, no? Allow your child to help. A child can help with setting the table, folding napkins, clearing the tables, washing the dishes, or other tasks. Your child can also help with grocery shopping and preparing meals. These tasks can be opportunities to teach your child about healthy eating. Totoo yan, mami, pag halimbawa mag-grocery. O mga anak, anong ating lulutuin? Ano bang isasuggest ninyo? Kailangan ang ating kakainin ay healthy, ganun-ganun. So they will try to give some vegetables o kaya fruits na gusto nila. No? And of course, hindi naman natin to sila inaapi para sabihin natin na maghugas ng pinggan. No. This is teaching them shared responsibilities. Kaya ako natutuwa sa mga bata na pag dumapasyal dito sa bahay namin at habang halimbawa may mga kaibigan ako na may mga anak na kasama, tapos makikita mo na they help in putting the dishes in the kitchen o kaya they wiping the table. Naku, alam mo, na-appreciate ko talaga na ang galing-galing ng nanay ng batang ito. Naturuan sila ng pagtulong sa bahay. Kasi nakakainis talaga yung batang katapos kumain, iniiwanan lang yung kinainan sa table. Diba? Pero pag yung bata naturuan na kailangan ng inyong mga kinainan ay dadalhin sa kitchen o kung pwede naman diretso na hugasan, eh di ba mas maganda? So mga mami, yan ang dapat na i-develop nyo sa inyong mga anak. Huwag yung sasabihin, kawawa naman ang anak ko, maliit pa. Kawawa naman ang anak ko, pagod na pagod sa school. No. They have to learn and you have to teach them what we call shared responsibilities. Ayan. Sana nakatulong kami ni Mami Fem. For that thing, ma'am, makakatulong talaga yan habang bata. Sila talagang matrain na, no? Na yes. Kanilang mahalin ang kitchen. Ayan. So, we would like to, of course, again, thank our yes. students from HE 102. Oo, kay Shane, kay Lawrence, kay Christian, kay Ayan at Turing. Thank you sa yes. pag-share ninyo sa amin. Oo. Yung advocacy project. Ako rin, Mami Fem, marami natutunan. Aba talaga? Kaya nga, oo. Excited na akong i-ano natin to eh. Talagang i-ere, no? Ang episode na ito. And of course, maganda. All our katahanan who are with us. Okay. Yes. Saan mang sulok ng mundo, kamusta po kayo? Ito po si Mami Fem. And Mami Nardine, ano na po ang iyong parting words? Mga kausapang pantahanan, kung nagustuhan po ninyo ang aming video at aming episode for today, please subscribe at malaking tulong po yan sa amin ni Mami Fem. And if it is not asking too much, please include Lalin's Project para naman makapag-share din kami ng mga iba't ibang gawain sa pangtahanan, pananahi, kung anong gawa ng mga kalikalikot ng mga activities. So please, subscribe to our YouTube channel, Usapang Pantahanan and Lalin's Project. Thank you very much and God bless everyone. Mami Fem, have a nice weekend. Yes, ito po si Mami Fem. Si Mami Narlene. Lamang sa Usapan. Usapan Pangtahanan. Next. Bye-bye. God bless everyone.